الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayon ay babasahin naman natin ang ikalabing walong katanungan o pang 18 na katanungan mula sa ating mga kapatid na kababaihan. At ito po ang tanong kay Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah. هل يلزم الحائض تغيير ملابسها بعد طهرها مع العلم أنه لم يصبها دم ولا نجاسة؟ Kinakailangan ba sa babae na may regla na palitan niya ang kanyang damit pagkatapos niyang magdalisay o maging dalisay mula dito, na alam naman niya na hindi tinamaan ng dugo o dumi ang kanyang damit? Ibig sabihin, obligado ba na yung babae na natapos na ang kanyang regla ay kailangan ba niyang palitan yung suot niya sa time na siya ay may regla kahit na hindi naman ito nagkaroon ng dugo o dumi? Sabi ni Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, la yalzamu hadhalik, hindi ito obligado sa kanya. Li'anna al-hayd la yanjusu al-badan o la yunajjisu al-badan, innama damul haydi yunajjisu ma laqahu faqat. Dahil ang pagkakaroon ang regla ay hindi naman ito, dahil may regla ang babae ay automatic ay nagkakaroon ng dumi ang kanyang suot. Dahil ang nakakaroon dahil ang marumi sa kanya ay ang dugo. Ang marumi lamang dito ay ang dugo na lumabas sa kanya. Kung ano lang yung tinamaan ng dugo niya mula sa kanyang suot, yun lang ang masasabi natin na mayroong dugo. Walihada amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-nisaa idha asaba thiyabahunna dama haydin an yaghsilnahu wa yusallina fi thiyabihinna. Kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay inutusan niya ang mga kababaihan na kapag tinamaan, ibig sabihin nadikitan ng dugo ang kanilang mga suot ng dugo ng kanilang regla, ay hugasan lamang nila. Pagkatapos nilang hugasan ay magsala sila gamit ang damit na ito na tinamaan ng dugo. Ibig sabihin mga kapatid, kung titingnan natin dito, yung suot ng sister na tamaan ng dugo mula sa kanyang regla, hugasan lamang niya. Ngayon, kung ano yung natira doon sa kanyang suot, halimbawa pagkatapos niyang labhan, meron pa rin natira na dugo. So wala lang pong problema doon. Importante, nilabhan mo na, then may natirang dugo. So pwede mo nang gamitin yun sa pagsasala. Pwede mo nang gamitin yun sa pagsasala. Hindi nang uhulugan na kailangan 100% na matanggal yung dugo sa suot ninyo. Wallahu a'lam wa sallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ey, bu şıkkı